LTO CDE exam reviewer Tagalog for driver's license renewal. Number 1. Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? A. Kung ang bata ay mahuhuli sa kanyang schedule sa ospital. B. Kung ang bata ay papunta sa eskwelahan. C. Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal. Sagot. C. Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal. Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pakaliwa. B. Nakatuon pakanan. C. Nakatuon paibaba. Ang sagot, B. Nakatuon pakanan. Number 3. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ipinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. C. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. Ang sagot, B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Number 4. Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangan gumamit ng child restraint system? A. 100 sentimetro pataas. B. 150 sentimetro pataas. C. 180 sentimetro pataas. Ang tamang sagot ay letter B, 150 sentimetro pataas. Number 5. Maari bang tumawid sa isang kalsada nang mayroong isang solidong linya? A. Oo, kung hindi gumagana ang traffic light. B. Oo, pero kailangan mag-ingat. C. Oo, kung pinahintulutan ng opisyal ng barangay. Ang tamang sagot ay letter B. Oo, pero kailangan mag-ingat. Number 6. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa senyas trabiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, C. Initial na traffic violation. Number 7. Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? A. Hindi. B. Oo. C. Oo kung ang penalty ay nabayaran 15 taon bago mag-renew. Ang tamang sagot, A. Hindi. Number 8. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente or enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino, basta ang paglabag ay nakapaloob sa RA number 4136. C. Kahit sino, basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter A. Ang mga ahente or enforcer lamang na itinilaga ng LTO. Number 9. Maaring suspende ang rehistro ng sasakyan kung ito ay A. Kung ang sasakyan ay masyadong magaan upang makatawid sa mga pampublikong daan. B. Ang sasakyan ay hindi pangharap na pagmamaneho. C. Ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Number 10. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver, back rider. B. Driver lamang. C. Driver
at sakay nito? Ang tamang sagot ay A, ang may-ari, driver at backrider. Number 11. Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? A. Tawagan ang kapatid upang isara ang mga pinto bago matulog. B. Tawagan ang mga otoridad para ipaalam ang sirang traffic light. C. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen or aksidente. Ang tamang sagot ay C. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Number 12. Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan? A. Kahit anong kulay ay maaari. B. Pula. C. Puti o dilawang puti. Ang tamang sagot, C. Puti o dilawang puti. Number 13. Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Professional Driver's License. B. Non-Professional Driver's License. C. Kahit alin sa dalawa. Ang tamang sagot ay letter B. Non-Professional Driver's License. Number 14. Ano ang iyong nilalabag kung ikaw ay nagmamaneho ng mabagal sa isang linya na para lamang sa pag-overtake? A. Pagharang o obstruction. B. Pagtakbo ng mabilis. C. Mabagal na pagtakbo. Tamang sagot ay letter A. Pagharang o obstruction. Number 15. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? A. 5 taon na lisensya. B. 10 taon na lisensya. C. 15 taon na lisensya. Tamang sagot ay letter B. 10 taon na lisensya. Number 16. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 na oras. Ang tamang sagot ay letter B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Number 17. Maari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL code B? A. Oo. B. Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. C. Hindi. Tamang sagot ay letter C. Hindi. Number 18. Ano ang hindi mo dapat gawin kung sinusundan ang isang motorsiklo? A. Bumusina ng malakas na mag-overtake. B. Bigyan ng nararapat na distansya ang agwat. C. Mag-ingat sa preno o senyas trapiko. Ang tamang sagot ay letter A. Bumusina ng malakas na mag-overtake. Number 19. Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo? A. Standard motorcycle helmet na sumunod sa regulasyon ng DTI. B. Standard motorcycle helmet na sumunod sa panuntunan ng DENR. C. Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI. Ang tamang sagot ay letter C. Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI. Number 20. Ilang oras maaaring gamitin ang temporary operator's permit sa pagmamaneho? A. 72 oras. B.
48 oras. C, 24 na oras. Tamang sagot ay letter A, 72 oras. Number 21. Maari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? A, hindi, maliban kung pinayagan ng traffic enforcer. B, oo, kung ang duplikadong kopya ay katulad mismo ng kulay ng orihinal. C, hindi. Tamang sagot ay letter C, hindi. Number 22. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A, anti-carnapping clearance. B, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. C, district traffic enforcer clearance. Tamang sagot ay letter B, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Number 23. Ang mabalang senyas trapiko ay hugis tatsulok. Ano ang dapat mong gawin kung ito ay iyong makita? A, magmaneho sa gawing kaliwa ng salubungang sasakyan. B, magpatakbo ng mas mabilis para maiwasan ang sakuna sa kalsada. C, maging maingat at bawasan ang takbo kung kinakailangan. Ang tamang sagot ay letter C, maging maingat at bawasan ang takbo kung kinakailangan. Number 24. Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho? A, oo, kung ang driver ay hindi na ipirehistro ang telepono sa LTO. B, oo, kung ang driver ay gumagamit ng wireless na gadget. C, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Ang tamang sagot ay letter C, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Number 25. Ilang pulgada maaaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan? A, 2 pulgada. B, 4 na pulgada. C, 6 na pulgada. Ang tamang sagot ay letter B, 4 na pulgada. Congratulations! You passed the CDE Online Validation Exam.